Inagsa ng mga benepisaryo sa Lipa City, Batangas ang inilunsad na bagong Pilipinas Service Fair ng pamahalaan. Bumuhos naman ang inihandog na tulong at ayuda na inaasahang papalo sa 563 billion pesos. Yan ang ulat ni Bella Lesboras live. Lala. Dominic Tagumpay na maituturing ang paglunsad ng bagong Pilipinas Service Fair dito sa probinsya ng Batangas. Para sa mga hindi nakaabot ngayong araw sa day 1 ng caravan, huwag mag-alala dahil magtatagal pa ito hanggang bukas. 6 na taon ng public school teacher dito sa Batangas si Carlo. Kamakailan lang, nag-expire ang kanyang lisensya bilang guro. Kaya't laking pasalamat niya nang dumayo ang bagong Pilipinas Service Fair sa kanilang probinsya kasama ang Professional Regulation Commission. Ilang minuto lang, solve agad ang kanyang problema at nakapag-renew na siya ng PRC license. Ang pinakamalapit po sa Lipa, kung magre-renewal po ay sa May Lucena City pa. Kung titinan po siguro mga 1.5 to 2 hours ang layo. So dahil po dito sa bagong Pilipinas Caravan, laki pong tulong kasi mas mapapalapit na lamang po, hindi na po kailangan lumayo and very convenient on our part po, ganun po siya. Isa lamang ang booth ng PRC sa mga dinayo ng ating mga kababayan sa pag-arangkada ng BPSF Caravan sa Batangas. Pinilahan din ang LTO para sa mga nagpaparenew ng driver's license, gayon din ang booth ng Philippine Statistics Authority, OWA at DMW. Pinangunahan ni House Speaker Martin Romualdez ang paglunsad ng Service Fair kasama si Finance Secretary Ralph Recto na siyang main host ng BPSF sa probinsya. Ayon kay Speaker Romualdez, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., hangad talaga nilang mas mailapit pa sa publiko ang iba't ibang tulong, serbisyo at programa ng gobyerno. First time talaga na nangyari na lahat po ng ahensya ng gobyerno, lahat ng departamento ay nandito. Kaya ako po rin ang ipapasalamat sa lahat ng mga department heads at sa lahat ng mga ahensya na nandito at nagsumasama sa atin. Pagtitiyak naman ni Recto, walang halong politika ang programang ito at lahat maaaring makiisa. Ang pagtitipon pong ito ay hindi rally, kundi serbisyo. Hindi pamumulitika, kundi paglilingkod. Dilaw ka man o pula, luntian o kahel, asul man ang kulay inyong politika, ang mga ehensyang ito ay handang dumamay sa inyo nang walang diskriminasyon. Sa kabuuan, inaasahang papalo sa 563 million pesos ang halaga ng tulong at serbisyo na handog ng gobyerno sa 2 araw na BPSF caravan sa Batangas para sa nasa 60,000 na benepisyaryo. Bukod sa bagong Pilipinas Service Fair, inilunsad din sa probinsya ang Cash Assistance and Rice Distribution o CARD program, gayon din ang ISIP at CIBOL programs para sa iba't ibang sektor. Kung si House Deputy Speaker David J.J. Suarez ang tatanungin, ano kaya ang assessment niya sa naging serbisyo caravan sa Batangas? Naging napakatagumpay po talaga ng BPSF dito po sa lalawigan ng Batangas, specifically dito sa Lipa, kung saan libo-libong mamamayan ang muling nakinabang sa pondo ng ating pamahalaan. Dominic, bukod naman sa iba't ibang tulong, ayuda at programa, ang magandang balita, may entertainment din na hatid sa ating mga kababayan ang pamahalaan dito sa probinsya ng Batangas. Ang nakikita nyo nga sa aking likuran ay ang nagsimula na itong libreng pagkakaisa concert na bahagi rin ng bagong Pilipinas Service Fair. Magtatagal yan hanggang mamaya para maghatid ng kasiyahan sa ating mga kababayan. At Dominic, no, mamaya nga ay talagang inaasahan natin may mga big stars pa na magperform dito. At ang pinakamahalaga sa lahat, hanggang bukas pa po ang bagong Pilipinas Service Fair dito nga sa Lipa City sa Batangas. At dun sa tapot, maaari pa pong humabol. Dominic? Alright, maraming salamat, Bella Lesboras.